Namulat ako sa malaki at masayang pamilya. Tatay, nanay, at 7 magkakapatid. Christian family kami, pero ako, noon, hindi ko pa gaanong naiintindihan. Basta ang alam ko, yun ang religion namin. Masasabi ko na almost perfect na yung pamilyang meron ako. Tatay na nagtatrabaho at binibigay lahat ng kailangan namin. May nanay na maasikaso at madasalin. Lahat kami magkakapatid ay nag-aaral. Ang sarap pakinggan at ang ganda sa paningin. Kaya naman lumaki akong masiyahin. Makulit, gusto lagi lang masaya. Kumbaga joker ng family. Dahil na rin siguro sa closeness namin sa loob ng pamilya at sa pagiging family-oriented. Habang lumilipas ang panahon, tila kakaiba ang pagbabago. Pagbabagong mukhang may mali. Mali na pala talaga. Yung masayang pamilya na meron ako, unti-unti nang nawawala. Tatay na naging mainitin ang ulo, nanay na naging abala na lang sa negosyo at magkakapatid na nagkanya-kanya na. Kaya sa murang edad, nagtaka ako. Napatanong, ano nangyari? Bakit nagkaganito? Nasa na yung pamilyang ipinagmamalaki ko? 10 years old pa lang, dumanas na ako ng physical abuse. Bugbog, palo, lubog sa drum na may tubig, mura, at kung ano-ano pang pagpapahirap na nakapagpabago sa pagkatao ko. Yung dating masiyahing ako, nasira na at nasira na ng sarili kong tatay. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nagawa ko pa rin siyang patawarin. Kaya nung nag-high school ako, dito pumasok yung barkada, maling barkada sa buhay ko. Dahil sa nagbagong pamilya, sa mga kaibigan ko hinanap yung saya at ligaya. Natuto ako magbisyo, alak, sigarilyo at maling relasyon sa babae. Dumating na rin sa punto na sinusuway ko na ang mga magulang ko. Dahil sa ganitong takbo ng buhay ko, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. May isang tao na tumulong sa akin para makapagsiman ako, pero mas lumala ang sitwasyon ko. Dahil may pera na ako, mas lumalim ako sa mundo. Barkada, drugs, alak, sugal, babae, yabang, maging ang pagpapatato sa aking katawan. Lahat na ata ng kasalanan ginawa ko. Hindi ko na malayan, sinisira ako na pala yung katawan ko at ang sarili ko. Ayun pala ang gusto ng demonyo. Sirain hindi lamang ako, maging ang buong pamilya ko. Akala ko kapag nakapagbigay na ako ng pera sa kanila noon, yun na ang responsibilidad ko. Hindi pa pala. Pamilya pa rin pala talaga. After 5 years, taong 2012, inalaw ng Diyos na hindi na ako bumalik ng barko. Sirang-sira ang buhay ko that time, hanggang sa nawala lahat ng meron ako. Doon ko na-realize kung gaano ko kailangan ng Diyos sa buhay ko. 2013, humingi ng favor ang nanay ko. Inalok ako na mag-EGW ulit. Para mapagbigyan lang, sumunod ako. Pero si Lord, hindi ka talaga niya titigilan dahil kilala ka niya at gusto ka niyang ibalik sa original design mo. Yung pala, gusto na niyang i-restore ang buhay ko. Kaya March 2013, after EGW, nagbukas si Lord ng panibagong chance and opportunity sa buhay ko. Ang maging servant niya. Na-involve ulit ako sa church, napasama sa isang cell group, hanggang sa pagkatiwalaan na rin sa cell group. Year 2015, sa tulong ng mga mapagmahal na leaders at ng nanay ko, napagkatiwalaan ako sa isang distrito, ang Metro South 2, Makati at Pasay. Till this present year, sa grasya ng Lord, patuloy ang paggamit at paglilingkod maging sa campus ng University of Makati at buhay ng mga kabataan ay ginagamit ako ng Panginoon. Kaya madalas iniisip ko, sa kabila ng lahat, sino ako para gamitin at pagkatiwalaan ni Lord? Si Lord, hindi tumitingin sa pagkakamali mo. Hindi tumitingin sa nakaraan mo. Sa lawak ng grasya at pagmamahal niya sa'yo, ibabalikan niya sa kung sino ka talaga. Nakita ko ang malaking pagkakaiba ng nasa kanya at wala sa kanya. Kaya kahit may pagsubok man, alam ko, lagi siyang nandyan sa tabi ko dahil pinanghahawakan ko ang sinabi niya sa akin noon pa man, I will never leave you nor forsake you. At alam kong kasama ang family ko. As for me and my house, we will serve the Lord.
Namatay siya para sa akin, kaya nabubuhay ako para sa kanya. Ako, si Mark Edward Del Villar, aka Pau, dating makasalanan, dating pariwara, ngayon na isang anak, kapatid, kuya, leader, at higit sa lahat, a servant of God.